bahagi na ng hapagkaina ng bawat tahanan sa Cotabato ang iba't ibang prutas na nagmula mismo sa kanilang mayamang lupa. Dahil dito, natityak na malusog ang pangangatawa ng bawat Cotabateño. Abundant po kami dito ng mga prutas. Yun po ang pangalawang pagkain po namin sa pagkainan. Aside from rice, andyan po yung prutas. Kahit sa kilid-kilid, makakita ka ng prutas. Binansagang fruit basket ng Central Mindanao, ibinibida ng North Cotabato ang sari-sari mga prutas mula sa kanilang mga malalawak na lupain. Sa pagpapalakas ng kanilang fruit production, umaasa ang pamahalaan na matagumpay na mabebenta ang kanilang mga produkto di lamang dito sa Pilipinas, kundi pati na rin sa iba't ibang panig ng mundo. Sa patuloy na pagpapasigla ng industriya ng pagpuprutas sa lalawigan, nais nilang maipatikim hindi lamang sa mga kapwa Cotabateño ang mga may pagmamalaki nilang mga produkto. Gayunpaman, dahil sa kakulangan ng oportunidad na maibida ito sa ibang lugar, marami sa kanilang ani ang hindi nila naipagbibili. Nagbubunga ito ng pagkalugi sa mga farmer at pagkasayang ng mga pagkaing na pakinabangan pa sana. This is now the right time, no, to preserve. Kasi pag nagkakasurplus tayo ng production, bumababa yung presyo nung aming mga local products. So, affected naman yung income ng farmers namin. So, sabi, yung instruction nga ni Governor to develop, to package this and preserve this products, local products, para kahit hindi siya season, nami-maintain yung aming production. Upang matugunan ang naturang suliranin na isisulong ng pamalang panalawigan ang pag-industrialisa ng Cotabato. Ibig sabihin, mula sa pagiging producer lamang ng raw materials, nais itong may proseso rin ang kanilang mga produkto upang ma-maximize ang kapakinabangan nito. Kaya bahagi ng Master Development Plan ng probinsya, ang Cotabato Agro-Industrial Park. As of now, the province is going into industrialization of the province of Cotabato. We are now starting conceptualizing the project called as the Cotabato Agro-Industrial Park. She is into the shifting, no, of the province of Cotabato from the producer of raw materials to going to the industrialization, no? Meaning her priorities is to establish different industries, no? The different industries for the province that would convert the province into an industrial center, no? Ang agro-industrial park naman is part ng malaking plano ng provincial leadership natin under Governor Nancy Katangco. That andyan ang lahat, no? Yan ang area wherein magkakaroon ng andyan na yung production, processing, storing, and so on and so forth. And ito yung hindi lang yun ang magiging ano niya, no, papel niya, but somehow ito yung mga indications that the present leadership supports the farmers. Malugod na balita ito para sa mga magsasaka, partikular na sa mga nagtatanim ng palay at prutas na madalas tamaan ng pagkalugi dahil sa kakulangan ng pasilidad na magproseso ng kanilang mga produkto. The province actually has a potential for that matter. No? In fact, the province, the provincial government of Cotabato had already purchased a 27-hectare lot that is intended for the agro-industrial park, the Cotabato Agro-Industrial Park. And this has already been presented to the SOC Sergeant, and it has already got support from the National, the Department of Agriculture. In fact, the feasibility study was already funded out of the fund of the national government through the Department of Agriculture, and the procurement process for that will be started even before the year ends. For industrialization and for at least in strengthening the economy of the province. Dapat maka-address siya sa pangangailangan ng ating province, no? That we have to be self-sufficient as province. Bukod sa pagtatatag ng agro-industrial park, inaantabayanan na rin ng lalawigan ang magiging epekto sa agriculture sector ng pagbubukas ng Central Mindanao Airport sa Bayan ng Mlang.
Siya kasi nitong mapabibilis at mapaparami ang maari nilang maibentang produkto patungo sa Maynila at iba pang panig ng bansa. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang pagkoconstruct ng naturang paliparan at inaasang sa susunod na taon, magsisimula na itong maging operational. Sa dalawang big-ticket projects na ito ng pamahalaan, matitiyak ang lalo pang pagangatang sektor ng agrikultura ng lalawigan. Makalilikha ng mas maraming oportunidad at mapapaunlad ang kakayahan ng mga magsasaka. Gayunpaman, nang dahil sa pandemya, batid ng pamahalaang panlalawigan na mahihirapan itong masimulan agad ang malaking proyekto, lalo na't nilaan muna nito ang malaking pondo sa paglaban sa COVID-19 pandemic at food security sa bawat komunidad. Dahil nga ito sa COVID pandemic, maganda na po sana yung buwilo namin, take off namin yan. May mga ano na kami, tinitingnan na kami na industry na pwede naming ipoprocess muna. Kaya lang itong inuna namin itong response sa pandemic kasi. So nandoon na divert po yung mga yung pera ng provincial government. We wanted to explore more para makatulong po kami sa aming mga farmers. Hindi lang po sa production, kundi sa processing po at saka marketing. Gusto namin makarating sa market, hindi lang po dito sa Pilipinas, kundi maka-open tayo ng market sana sa mga ibang bansa. Sa panahong nahaharap ang lalawigan sa krisis pangkalusugan, mahalagang masiguro na may sapat na pagkain sa hapagkainan. Bagamat masisigurong hindi maubusan ang makakain ng Cotabato, hindi nagpapakampante ang provincial government. Kumalap ito ng iba pang pamamaraan upang matyak na malusog ang pangangatawan ng mga mamamayan sa gitna ng nararanasang pandemya. Isa sa mga priority areas ni Governor is yung food security. I think na-mention niya, no? Na-mention niya yan. And nakita niya kasi na yung importance ng pagkain panahon ngayon, pandemya, that really hindi lang about meds, about vaccines, but important, pinaka-importante yung pagkain ng tao. No? So, paano natin ma-counter yung pandemya kung gutom tayo at weak yung mga tao? Sabi niya, talagang very, very vulnerable sila sa mga virus. Kasabay ng pagdiriwang ng 106th Foundation Anniversary ng Cotabato Province noong Agosto, inilunsad ni Governor Nancy Catangco ang Food Security Program at Taniman 106. Bahagi ito ng pagtiyak ng pamahalaang panlalawigan na mayroong sapat na makakain ang bawat pamilya sa Cotabato. Unang inilunsad ang Taniman 106 sa Barangay Kitakubong sa bayan ng Alameda. Dito, itinanim ang 106 na assorted fruit trees at vegetables, hudyat ng pagsisimula ng malaking programa. Maliban sa mga kawanit opisyal ng pamahalaang panlalawigan, dinaluhan din ang programa ng mga opisyal ng lokal na pamahalaan ng Alameda at ilang supporting agencies and associations. Sunod na tinungo ng gobernadora ang barangay Nueva Vida sa bayan ng Mlang. Nakilahok sa programa ng alkalde at ilang opisyal ng Mlang, maging ang 602nd Infantry Brigade ng AFP sa pangungunan ni Brigadier General Roberto Capulong. Ating ginawa ng pandemya, no? Brought to us by the COVID-19, tayo po ay nagkakaisa. Nandito, nag-celebrate with thanksgiving in our hearts that, you know, kahit po sa sabi nila, in adversity, there is always an opportunity. Salamat, Ma'am Nancy, sa pagpili sa munisipyo sang Lang nga magiging venue kag magiging host sang imo nga ikasinto sa is. Mapanatilin natin ang kapayapaan, ang kaayusan, at masiguro natin na lahat ng programa ng ating mahal na gobernador para sa pagunlad ng Lang ay may sakatuparan. This would be a symbol of the unified people of Lang with one interest for peace and development. Bahagi pa rin ng Taniman 106 program, huling binisita ng gobernador ang barangay Mahungkong sa bayan ng Magpet. Sa kabila ng paglaganap ng COVID-19 pandemic, ayon sa provincial agriculturist, bahagya pang tumaas ang productivity rate ng mga magsasaka ngayong taon. Ayon sa kanya, maliban kasi sa pagtatanim ng palay, iba't ibang hanap buhay na rin ang pinasok ng mga ito. Mataas po yung productivity ng ating farmers po ngayon kasi hindi lang po sila nagtatanim ng palay, nagtatanim din po sila ng mga gulay. Kasabay po ng pandemic na ito, dumami po yung kanilang mga alagang hayop. So
So kung productivity ang pag-uusapan ng mga farmers namin, medyo mataas po pa 2020. Dahil nga sa pandemic, natuto yung mga farmers namin na mag-diversify. Nagtanim sila ng mga gulay, nagtanim ng kahit ano-anong mga halaman para lang po pandagdag sa kanilang mga sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan po. Naglunsad ang Provincial Agricultural Office ng malawakang pagtatanim ng gulay. Bilang na rito ang pinamahaging semilya ng gulay ng Department of Agriculture. We are encouraging everybody, si panahon ngayon ng COVID, since nandyan lang naman tayo sa bahay, kailangan talagang ang tao is should not be idle, no? Kasi sabi nga nila, pag idle mind is the devil's, ano, no? So I think we are encouraging them at least to plant okra, yung backyard gardening lang naman. Ang mga nakatanggap ng proyekto, tinuruan kung paano i-recycle ang mga itinanim at ipreserba ang semilya upang may maitanim silang muli. Sa paglunsad ng pamahalaan sa backyard gardening, nahikayat ang mga misis ng magsasaka na magtanim ng gulay sa kanilang bakuran. Dahil dito, tumaas ang produksyon ng gulay ng probinsya na naging malaking tulong sa pamamahagi ng ayudang pagkain sa mga residente. Noong kalamiti na nga, yun po ang pinamigay ng ating gobernador na kasama po doon sa kanyang balde. Isang balde po yon, punong-puno po yon ng gulay, andyan na po yung bigas, andyan na po yung kape, andyan na po yung posporo, lahat ng pangangailangan ng may isang bahay, nandyan na po. Kasama din yung napakaraming gulay po. Dagdag pa ni Balanag, batid ng gobernador ang magiging epekto kung titigil sa pagtatrabaho ang mga magsasaka sa magiging kasapatan ng pagkain sa mamamayan. Kaya't laking pasasalamat ng kanilang kagawaran, lalong-lalo na ang mga magsasaka dahil hindi sila pinahinto sa paghahanap buhay at binigyan pa sila ng iba pang maaring mapagkakakitaan. Hindi lang po natin kinukonsider yung ating mga farmer na mga agricultural workers, bagamat sila po yung aming partner sa development ng ating mga countryside. So noong kasagsagan po ng pandemic, ay talagang kasama natin sila. Kasama natin sila sa food production. Wala pong limit yung mga farmers natin na pumupunta sa kanilang mga sakahan po. Sa iba't ibang panganib na hinaharap ng sektor ng agrikultura, pinatunayan ng mga proyektong nabanggit na hindi tumitigil ang pamahalaan sa paggabay sa mga magsasaka. Pinagpala man ang Cotabato sa yamang lupa, naniniwala ang ina ng lalawigan na susi pa rin sa tagumpay ay ang sipag at tiyaga. Mayaman po talaga ang lupa ng Mindanao. So we're blessed with the soil. So ang kailangan lang po talaga ay sipag din ng bawat isa. Hindi po lahat ay pwede natin iasa sa gobyerno, because lahat po ito ay shared responsibility. Ang mga magsasaka po ng Cotabato ay talaga sa kasalukuyan po ay masasabi ko na masagana. Ibay po sila sa eagerness ng ating governor na unta na sana ang Cotabato province ay ma-develop natin. Hindi lang mga farmers, pero ma-invite sana natin yung mga turista na pupunta dito. At gusto namin ipakita na ang Cotabato province ay tahimik, malago, at lahat po ng magsasaka dito ay nakikipagtulungan po sa lahat ng life agency natin upang mapalago ang probinsya at masagana ang Cotabato. Higit pa sa kawalan ng oportunidad at pagtutok ng pandemya, ilan pang suliranin ang dekadekada ng sumusubok sa tatag ng mga magsasaka. Sa likod ng yamang taglay ng kalupaan ng Cotabato, ang iba't ibang istorya ng pagkabigo at pagbangon na gumising sa diwa ng pamahalaan upang ipaglaban ang karapatan ng mga bayani ng kabukiran. Unlad Pilipinas.